Hi everyone, welcome to Solitech Reviews. Isa na naman, Doogee Phone guys, ang pag-uusapan natin ngayon. Nandito yung kanilang bagong S97 Pro. I'm sure na-ship nila yung phone na to papunta sa akin before pa nila mapanood ng N40 Pro na review ko. Kung gusto nyo panoorin, nandiyan yung link sa description box baba. At nakita natin na maraming misleading information yung Doogee sa phone na yun. So titignan natin kung ganun din yung case dito sa S97 Pro. Actually, na-excite din ako dito. Kasi medyo okay yung kanyang specs, meron siyang Helio G95 na chipset, 8,500 mAh na battery capacity, meron pa siyang wireless charging. At ang presyo niya ay $279.35 lang as of making this video, or nasa around 13,800 something. So sabihin natin 14,000 plus, kasi syempre meron pa tayong shipping na babayaran. So parang sulit naman, pero gusto ko pa rin makasure. Pero hindi kagaya ng sponsor natin ngayon, sure ako na sulit yung product nila. Ito yung kanilang bezel 32MD845 IPS gaming monitor na more than a week ko nang ginagamit. Meron na tong 2K na resolution, 144Hz na maximum screen refresh rate, at ang matindi dyan, 15,000 pesos lang. Nandyan guys yung link sa description box sa baba. Okay, so before tayo mag-start guys, gusto ko ulit muna kayo invite na mag-subscribe dito sa channel natin at i-click na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating uploads. Okay, so i-unbox muna natin guys itong Doogee S97 Pro. Okay, so makikita nyo naman guys na yung box ng Doogee S97 Pro ay hindi kagaya ng sa N40 Pro na white, tapos rectangle, ito square na manipis, pero malapad. Tapos meron tayo dito ng sticker na S97 Pro 8128GB. Pagkatapos dito sa likod, wala naman na tayo makakita. So buksan na natin. So pag-open natin guys, makikita agad natin yung charging brick. Tingnan natin kung ilang watts to. Okay, upon checking guys, 33 watts yung charging brick na kasama. So sabi naman sa website ng Doogee ay capable to sa 33 watts na fast charging. Natapos meron tayo ditong panungkit dun sa mga singit-singit ng phone. Meron tayong USB-C to USB-C cable. Tapos meron tayong tali kung gusto nating lagyan ng tali yung phone natin. Tapos ito na yung mismong S97 Pro. Nakikita nyo guys, no, nagbiblink na yung kanyang LED indicator kasi nga na-setup ko na to, nagamit ko na to ng ilang days. Kaya marami na akong may kukwento sa inyo. Tapos meron tayo ditong parang safety information at saka manual na ng kaunti para doon sa kanyang laser finder. Meron tayong kasama ditong extra na screen screen protector guys, hindi siya tempered glass. Tapos meron tayong warranty card, meron ulit tayong thank you card, tapos user manual, at yung mga gagamitin para maikabit natin yung screen protector ng maayos. Okay, so dito na tayo guys sa mismong S97 Pro. Excited na akong ikwento sa inyo lahat ng mga natuklasan ko dito sa phone. So, get ready guys. Okay, so dito muna tayo guys sa design. Makikita nyo naman na talagang rugged phone siya. Typical na rugged phone. Meron tayong Doogee branding dito sa ilalim. Tapos medyo makapal siya guys. Tapos ito guys yung tulong nung panundot kanina na sinasabi ko. Kasi wala siyang SIM ejector pin. Dahil hindi kailangan dito sa gilid. Kailangan lang natin sundutin. Ayan, makikita nyo naman. No? Iangat lang natin ganun para makuha natin yung kanyang SIM tray. Meron tayong dalawang customizable or programmable keys dito sa left side. Dito sa right side, yung ating power lock button, volume up and down buttons, at yung ating fingerprint scanner. Dito sa taas, yung sinasabi ko kanina na laser. Dahil ito daw yung world's first rugged phone with professional laser range finder. At dito sa ilalim guys, kapag tinanggal natin tong cover ay yung ating USB-C port. Okay, ngayon guys, pagdating sa akin ng S97 Pro, in-unbox ko agad siya, ginamit ko agad, tinest ko lahat-lahat, at napansin ko agad-agad guys na parang alam niyo, nakukulangan ako sa performance, lalo na partida guys na naka 720p pa yung resolution ng kanyang display. Tapos Helio G95. So dapat sana napaka-snappy ng mapifeel natin or may experience natin sa UI pa lang, sa pagbukas ng mga application. Kaya lang hindi, nakukulangan talaga ako. So nag-imbestiga ako. So marami naman tayo guys application na mada-download sa Play Store na free para ma-inspect natin kung ano talaga yung SoC o chipset na ginamit sa isang phone. So ang una kong dinownload ay yung IDA64
pagkatapos CPU-Z. So tingnan natin kung ano yung sasabihin ng mga application na ito tungkol sa kanyang chipset. So punta tayo sa system at makikita ninyo guys na yung hardware or chipset na ginamit ay MT6785. Ngayon dito naman guys sa CPU-Z, makikita ninyo agad-agad na yung SoC na ginamit ay MT6785. Dito nga, may text na eh. Helio G90 yung ginamit, hindi Helio G95. Tapos naalala ko guys na meron pala ako ditong Tecno Camon 17 Pro na merong G95 na chipset. Ito yun. So abangan nyo guys yung full review ko dito sa phone na to. Susunod na yan dito sa video na to. So for comparison guys, tinignan ko din sa CPU-Z itong Tecno Camon 17 Pro na merong Helio G95 na chipset at tingnan nyo yung lumabas. MT6785 tapos Helio G90 din yung nakalagay na chipset. So kailangan talaga natin guys maging bistiga pa na masabuti para makita natin kung talagang G95 yung ginamit na chipset dito sa S97 Pro kasi same lang yung lumalabas sa CPU-Z. So gumamit ako guys ng iba pang mga system info applications kagaya ng Inware, isa yun sa mga popular at trusted na mga ganitong klase ng application. So tingnan natin yung sasabihin niya. So dito tayo sa hardware. Yan. So tingnan nyo guys. MT6785 pa rin yung nakalagay dito sa Inware na chipset nitong S97 Pro. Ngayon, tingnan naman natin guys dito sa Camon 17 Pro. Inware, tapos tingnan nyo guys yung hardware. MT6785V/CD. So mas detailed yung ginamit or lumabas dito sa Inware. So ngayon guys, unti-unting lumalabas yung difference ng G95 na legit dito sa Tecno Camon 17 Pro at yung G95 daw na chipset dito sa S97 Pro. Pero kung tutusin talaga, very confusing yung G90T tsaka Helio G95 kasi same lang sila ng number of cores, same din ang clock speed. So talagang kailangan natin tingnan mabuti. And actually kapag search natin sa Google yung MT6785, paminsan-minsan lalabas ay Helio G95. Katulad na makikita nyo ngayon dito sa Wikipedia. Pero kapag tinignan natin guys yung website ng MediaTek, makikita natin na may kaunting difference na yung makikita kung i-compare natin yung G90T sa G95. Una na dyan guys, makikita ninyo na yung G90T, ang supported na memory type niya ay LPDDR3 at LPDDR4X. Samantalang yung G95, ang supported niya lang ay LPDDR4X. So, meron palang ganung pagkakaiba yung dalawang chipset. Tingnan natin ngayon sa AnTuTu. Okay, so dito muna tayo guys sa Camon 17 Pro. So, makikita ninyo guys na yung supported na RAM type ay LPDDR4X lang yung nakalagay. So, tingnan natin ngayon dito sa S97 Pro kung ganun din yung itsura. Makikita nyo guys na yung supported niya LPDDR3 at LPDDR4X. So, lumilino na ng lumilino guys na talagang hindi G95 yung ginamit sa S97 Pro. Pero hindi pa rin ako kontento. Mabuti na lang dito sa AnTuTu guys, makikita rin natin yung release date ng chipset na ginamit sa phone na tinitingnan natin. Pero bago natin yun alamin, makikita natin guys dito sa Wikipedia yung release date ng dalawang chipset na tinitingnan natin. Yung G90T, third quarter ng 2019 release. Samantalang yung G95 ay third quarter ng 2020. So meron silang isang taon na pagitan. So tingnan natin guys dito sa AnTuTu. So tingnan muna natin guys itong Tecno Camon 17 Pro. Tingnan natin yung release date. Ayan, makikita nyo ba? Yung CPU release. Ayan o, third quarter ng 2020. Malino na malino guys. Ngayon, tingnan natin dito sa S97 Pro CPU release third quarter ng 2019. Lumilino ng lumilino guys na talagang hindi G95 yung ginamit pero gusto ko pa rin makatiyak. So nag-download pa ako guys ng isang application para ma-sure natin. Tingnan natin yung device info HW. So pag tingnan natin sa SoC, makikita natin agad-agad dito sa Camon 17 Pro na Helio G95 yung chipset. Samantalang dito naman, G90T. So, okay na ba tayo guys? Hindi talaga G95 yung ginamit sa S97 Pro, kundi G90T. Pero gusto ko malaman ninyo guys, na before ko i-release at gawin itong video na to,
minessage ko agad-agad yung Doogee. Yung konta ko doon na nagsabi sa akin na papadala na ako ng S97 Pro. Nung kinoconfirm niya kung talagang na-receive ko na yung unit, sinabi ko na na-receive ko na, pero sinabi ko na Helio G90T yung nakikita kong chipset na ginamit dito at hindi Helio G95. So sabi niya, pahingin ng proof. So nagpadala ko guys ng video para hindi naman nila sabihin na ine-edit ko lang yung screenshot na ipapadala ko or gawa-gawa ko lang. Pagkatapos silang makita, nag-ask pa sila ng mga application na ginamit ko para lang makita ko na talagang Helio G90T yung ginamit na chipset dito at hindi Helio G95. So sinend ko naman lahat ng mga application na yun. Plus, sinend ko din yung screenshot ng AnTuTu. Hindi na sila nag-reply. Guys, 5 days na ako naghihintay ng reply nila pero wala silang ibang explanation na binigay sa akin. As in, wala na akong email na natanggap. So, ang takeaway natin dito guys, kapag bibili kayo ng phone, lalo na sa mga ganitong klase ng brand, kailangan natin mag-investigate. Kailangan natin maging wise. Huwag tayong basta asa lang sa kung ano yung sinasabi ng brand na chipset, storage, battery capacity na ginamit, or kahit camera sensor na ginamit. Kapag sila yung nagsabi, tiyakin din natin, i-make sure din natin na totoo yung sinasabi nila. And guys, hindi young company ang Doogee. Matagal na silang nag-ooperate. At dapat sana, trusted na sila kasi ilang taon na rin. At natututo na dapat sila sa iba pang mga phone brands. At hindi sila gumagawa ng mga misleading ng mga specs. At pinapakita pa nila sa kanilang website. So ikaw na bibili, ina-expect mo na yun yung matatanggap mong specs. Pero kapag nag-investigate ka, hindi naman pala. So hanggang dito lang guys, yung ating review dito sa S97 Pro. Hindi ko na ipapakita iba pang mga results ng test na ginawa ko, mga benchmarks, kasi wala na rin, hindi na rin naman kakailangan yun. Kasi hindi ko rin naman siya marirecommend sa inyo na bilhin nyo. Pero kung gusto nyo ng mura, pero sulit na gaming monitor, yung sinabi ko kanina, marirecommend ko yung Bezel 32MD845 na merong 144Hz na refresh rate at 2K na resolution. At kagaya na sinabi ko, isang linggo ko nang ginagamit itong monitor at wala akong kahit isang issue na na-encounter. Talagang na-enjoy ko siya. So nandyan guys yung link ng Bezel 32MD845 sa description box sa baba kung gusto nyong bilhin yung monitor na to. So yun muna guys, sana may natutunan kayo sa video na to. Sana nakatulong din. Kung sakaling nagustuhan ninyo, please hit the like button below. Mag-subscribe ka na din at i-click yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating uploads. So yun muna guys, maraming salamat para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.